So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys. Alam nyo ha, sabi ko nga sa inyo, maniniwala lang talaga ako na nahuli na itong si Kibuloy once na binalita na mismo ng mainstream media. Pero we all know na itong mainstream media ay laging huli sa balita kung minsan. Minsan nga, nauuna pa yung, ano, yung viral na video sa TikTok, nagbabiral muna siya sa Twitter or di kaya sa Facebook. Pero hindi ko kinoconfirm na totoo ngang nahuli na ng Interpol itong si Kibuloy. Pero makikita nyo naman sa ano sa video na ipapakita ko sa inyo mamaya. Anyway, may picture tayo. Yan. Si Kibuloy ay hawak na po ng international police. Totoo kaya ito? Ha, mga minamahal, totoo kaya itong kumakalat na video ngayon sa TikTok pati sa tawag dito sa Twitter na ngayon ay X na yung tawag? Kasi guys, ang alam ko lang kasi sa akin lang sa aking nalalaman lang at sa aking mga pinagbabalansing mga balita at sa mga pinagbabalansing mga opinion ng mamamayang Pilipino na itong si Kibuloy ay ipinagkakanuno. Hinuhudas mismo ng Kingdom of Jesus Christ kasi yung miyembro mismo ng kulto ng KOJC, sila mismo ang pumunta kung nasaan nga ba tinuturo kung nasaan nga ba ngayon nagtatago itong si Kibuloy. Kaya nga nahuli di ba si Pauline Canada dahil po sa mga taksil, mga humudas sa Kingdom of Jesus Christ, ikinanta si Pauline Canada kaya nahuli. Yun po yung nalalaman natin. So anyway, ito ha, ipe-play ko yung video at maririnig nyo din dito mamaya, mayroon pa tayong isang video na kung saan itong si, ano, si Lorraine Badoy, abay, inilaglag din itong si Kibuloy. Kumbaga, ang 10 million na patong na reward sa kanyang ulo ay naging 30 million na according sa, ano, sa interview dito kay Lorraine Badoy. So, ano yun, nakikihati ka din ba sa pabuya, Doc Lorraine? Ako, wala akong pakialam sa kanila dahil unang-una, ayaw natin kay Lorraine Badoy kasi fake news peddler yan. Pero yung the way na ilalaglag mo si Kibuloy, eh di ba magkaibigan kayo, yan yung tumanggap sa inyo, yan yung nagbigay sa inyo ng trabaho, di ba? Kumbaga puon ninyo itong si Kibuloy tapos ilalaglag mo, ipagkakanuno mo para lang sa 30 million according na mismo sa sinabi ni Lorraine Badoy, galing yan kay Mike Abe. So ito ha, ito, ipanood ko lang muna yung video na kung saan itong si Kibuloy ay nahuli nga. Pero ako hindi ko kinoconfirm na totoo to, pwede itong edit eh. Pwede itong edit kasi ano eh, wala din. Kasi kahit pa viral yan sa TikTok or sa mga iba't ibang platform, pwede namang mag rating article yung mga mainstream media eh. Kahit wala pa silang pinapalabas na balita na itong si Kibuloy breaking news, ganyan-ganyan. Pwede naman mag-written article sila eh, pero up to this moment, wala pa namang mga written article. So, pwedeng edited to, no? Eh, pwede ding totoo or na-late lang sa pagbalita ang mainstream media. We do not know. Pero ako, sa totoo lang, i-verified ko na posibleng edited tong video na to or nagpapasikat lang tong account na to. So, eto ha, panoodin ninyo. Yan, oh. Totoo kaya yan, mga minamahal? O, kayo mag-analyze, ha? Kayo yung mag-analyze. Gaano kaya ka totoo yung ano na yan? Yung video na yan, ako ayokong magmarites kasi alam nyo naman ako may credibility tayong ano, tayong nagbablog. Kahit pa vlogger lang tayo, at least hindi tayo gumagaya sa ibang mga vlogger na puro fake news. Ang atin lang dito, I think pwede din yan yung mga taong may galit kay Kibuloy, ginawa ng edited na videos. Pero ang alam ko, up to this moment, abay pinaghahanap itong si Kibuloy. So now, dumako tayo dito.
kay Lorraine Badoy kasi nilaglag niya si Kibuloy eh. Oo, from 10 million na pabuya sa, 'di ba? Yan naman talaga yung pabuya ng Philippine National Police, 10 million hindi pa nga nadadagdagan, pinag-iisipan pa lang dagdagan. Pero kay Lorraine Badoy, ano agad 30 million agad yung nakapatong sa ulo ni Kibuloy. Like nung nakita ko tong video ni Mike Abby, napasabi na lang ako na ha. Grabe naman tong si Lorraine Badoy, pinagkanuno niya itong si Apollo Kibuloy. Guys, panoodin niyo tong sinabi ni Mike Abby ha. Oh, si Mike Abby mismo yung nakarinig sa interview. And alam niyo naman na itong si Mike Abby is a credible person kasi naging anchor yan, naging broadcaster pa. Miyembro din yan, nakapisanan ng mga broadcaster. Magaling tong mamamahayag itong si Mike Abby, and I don't really think na ano na magsisinungaling itong si Mike Abby. So, ang sabi dito sa balita, oh, panoodin niyo ha. Alam ba niyo na mayroong isang lumabas na interview ba yun o statement? Na dinig ko pero medyo mahina, ayaw ko nang i-play sa inyo dahil baka makapiright pa ako. Oo, baka makapiright si Mike Abby kaya at least binalita niya na lang sa inyo, di ba? Yun naman talaga yung punto dun. At least nakakating sa inyo yung balita. Iniingatan niya din yung kanyang channel. Oh, okay, patuloy. Pero kaboses talaga ni former undersecretary Lorraine Badoy. Si Badoy, yung... Oh, sabi niya, pero kaboses talaga ni Lorraine Badoy. Kung hindi siya sigurado, pwede niya sabi na parang kaboses lang ni Lorraine eh. Kaso sigurado na siya eh, kaboses ni Lorraine. Diba? Oh, so meaning, talagang narinig niya. O ano yung sabi? Isa sa mga anchor ng SMNI, news anchor ng kanilang social media, kasi wala na naman sila TV at radio, di ba? Suspendido pa rin sila until now. Mm-mm. Suspended sila and naka-revoke yung prangkesa ng ano ng SMNI. Eh wala, matataas yung ihi. Eh di sige, pinagbigyan sila ng National Telecommunication Commission na pataasin ang kanilang ihi. Tingnan nyo ngayon, imbis na 30 days suspension lang, naging indefinite hanggang sa na-revoke na ang kanilang prangkesa. Na sinasabi niya, 30 million na daw po. 30 milyon na ang reward money kay Kibuloy. Isa niya kinuha yung 10 milyon pa lang ha. Ang linaw-linaw na sinabi ng PNP at ng DILG Secretary Avalos, 10 milyon kay Kibuloy, 1 milyon per 1 million each doon sa limang kasamahan niya. Yung isa nga si Pauline na huli na dahil may kumanta na, may nagturo na. O isang kinukuha ni Badoy yung sinasabing 30 milyon na. San mo yun kinuha, Badoy, kung hindi ka ba naman Judas? Diba? Pinagkanuno mo itong si Kibuloy. Well, tama naman yung ginawa mo na ipagkanuno itong mali. Kasi Judas ka nga, diba? Pero yung magpe-fake news ka, 30 million, hindi yung tama. Kasi yung nasa balita, 10M pa lang. Alam nyo, may tama na ginawa si Lorraine Badoy na syempre para sa kanya tinaasan niya yung pricing ng ulo ni Kibuloy. Syempre, mas mataas yung presyo, mas madaling mahuli. Pero ang pangit na gumagawa ka ng fake news. 'Di ba? Kaya kayo kaya kayo nabigyan ng ano ng violation kasi tingnan niyo dito pa lang fake news na kayo. 'Di ba? Tapos ngayon magrereklamo kayo na hindi kayo nabigyan ng slap doon sa pagkuha ng live coverage ng sona ng ating presidente. Eh kung matitino ba naman kayong nag-iisip, di ba kung matino lang sana kayo, kung nag-iisip kayo ng tama, hindi naman mangyayari yan sa inyo kung nagbabalita kayo ng tama. Eh wala, hindi din naman miyembro ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas itong si Laka Eric, si Lorraine Badoy. Kaya wala silang ano eh, wala silang koryo. Alam nyo yun, wala silang sinusunod na code of ethics. Diba kung ano lang yung masabi ng bunganga nila, yun na yun. Wala kasi. Diba kaya tama lang naman na bigyan ng lesson itong SMNI. Kasi wala eh. Ang SMNI is a tool para sa kanila para gawing ano, para gawing attack dog itong kanilang channel para nang sa gayon sirain ang reputasyon ng administration or ng mga kaaway nila. Puro red tagging yung SMNI eh, diba? Anyway, continue. Ang patong sa ulo. Kaya sabi ko, eh hindi maganda yung sa kampo ni Kibuloy dahil ultimo yung kanilang anchor, news anchor o kung ano bang anchor ang tawag dyan sa kay Badoy sa SMNI, ay nagpapalabas ng ganyang report. Lalo po, alam nyo, habang tumataas ang reward money, mas marami ang magkaka-interest kay Kibuloy. Mas marami magtuturo. Tama. Unang-una,
fake news yan kasi wala pa naman 30 million. Mm-hmm. Nananatiling 10 million pa lang. Mm-hmm. Plano lang ng PNP na taasan kung kinakailangan. O yun. Tapos sasabihin ni Badoy na 30 million. Ako, Badoy. Kaya nga, tama lang naman na umalis sila dito sa ating administration kasi sila yung pahamak eh. Diba? Sila yung pahamak. Sila yung troublemaker. Diba? Mapapansin nyo sa kanilang mga sinasabi, pro-kibuloy sila, pero yung kanilang kinikilos, parang hindi na ngayon. Parang naglalaglaga na, nagkakaroon na ng hudasan. Diba? Kaya nga, yung sinasabi ko sa inyo eh, birds with the same feather flock together. Diba? Eh, mga ano yan, mga taksil din naman sila, digong. Si Kibuli, taksil din naman yan eh. O ano pang aasahan natin sa kanilang mga miyembro? Malamang ganun din. Diba? Narinig nyo yun? O, ano yung masasabi nyo mga minamahal? Sa video na pinakita ko, edit ba or totoo? Kung edit man yun, hindi natin ano, hindi natin sinasaluduhan yung gumawa nun. Pangit pa din yun. Kahit galit ka kay Kibuloy, pangit pa din yung maglabas ng fake news. Kung totoo man yun, bakit hindi pa binabalita sa mainstream media? At kung hindi pa nahuhuli, abay, bakit parang ang bagal ng Philippine National Police? So kayo mga minamahal, ano yung thought nyo? Pati dito kay Badoy, ano din yung masasabi ninyo na hinuhudas niya itong si Kibuloy? Dapat pa bang i-accept ng administration itong sila Badoy, itong sila ka Eric? Kasi kung ako yung tatanungin, wala na, bad shot na. Diba? Kung si First Lady pa, wala na, bad shot na yan. Diba? Once is enough. Yun tayo. Anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalak ulit para sa ating panibagong video.